nuudyok ko talaga si Apollo Quiboloy na humarap na sa Senado. Sa halip na magpa-victim o palabasin siya pa umano ang biktima, muling hinamon ni Senator Risa Ontiveros ang religious leader na si Apollo Quiboloy na harapin ang mga akusasyon laban sa kanya sa pagdinig ng Senado. Ito ay para marinig at makapagpaliwanag sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Naniniwala si Senator Ontiveros na ngayong natanggap na ng kampo ni Quiboloy ang sapina at mayroon pang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa kanya, ay mapipilitan siyang dumalo sa hearing. Nakatakda ang susunod na pagdinig ng Senado sa March 5, 2024. At least dahil may ILBO at lalo na't dahil may sapina ang Senate, ay siguro naman dagdag na pangungumbinse o pag-uobliga kay Quiboloy na humarap na po sa aming komite. Dagdag pa ng mambabatas, mas mabuti na harapin na lang ni Quiboloy ang mga isyo kaysa gumawa ng mga kwento gaya ng umano'y planong pagpatay sa kanya at pagkakaroon ng 2 milyong dolyar na patong sa kanyang ulo. Ewan ko kung ano yan, pero hindi yan ang hinihingi ng Senado sa kanya at hindi yan ang obligasyon niya sa mga victim survivors. Una nang sinabi ni Quiboloy na nagtatago siya sa sarili niyang bansa dahil nanganganib ang kanilang buhay. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto lang gawin sa aking sariling bansa. Sa inilabas na pahayag ni Quiboloy, sinabi nitong hindi totoo ang mga aligasyon laban sa kanya. Marami lang daw nagkakagusto sa kanya kaya binalikan siya nang hindi makuha ang kanilang gusto. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sindigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.